Ang inggit kapag lumalim ay nakakasakit. Ang galit kapag tumindi ay mapanganib. Ngunit ang sakit at panganib na dulot ng inggit at galit ay hindi lamang para sa biktima nito, dahil doble ang balik nito sa kanilang pinagmulan. Mag-ingat ka sa kanila, pero lagot sila kapag pumanig sa'yo ang tadhana. Isang pitik mo lang, talsik silang lahat. Paano sasayaw sa gitna ng ulan ang kagaya ni Elijah na isang basang sisiw lamang sa paningin ng iba? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa video ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw, mga pare ko. Kung handa na kayo, umpisa na natin in 3, 2, 1. Sa paglipas ng araw sa buhay ni Elijah, ay naging masaya ito sa kanyang trabaho bilang all-around utusan sa opisina. Bagamat kapansin-pansin ang pagiging tahimik at mailap sa mga tao sa opisina ni na Jason at Ken, para kay Elijah ay mas okay na ito kesa naman gaya dati na sa bawat araw na ginawa ng Diyos ay para siyang pinaparusahan sa tuwing pinapahirapan at pinagtitripan siya ng mga ito. Buong akala ng lahat ay natuto na ng leksyon ang dalawa dahil sa pagkapahiya nila sa ginawa nilang kabulastugan noong kaarawan ni Elijah, kung saan ay nasaksihan pa ito ng presidente ng kumpanya na si Miss Tiffany. Ngunit ang katahimikan palang iyon ay isa lamang pagbabalat kayo. Walang kamalay-malay ang lahat, lalo na si Elijah, na parte pala ito ng mas matindi, mas malakas, at mas mabagsik pa nilang paghihiganti sa pobreng utusan na si Elijah. Isang araw, noong nakauwi na ang lahat ng tao sa opisina, ay agad na tinapos ni Elijah ang paglilinis sa opisina. Matapos maglinis, ay nagpunta si Elijah sa bakanting opisina nang kaka-resign lang na manager, at umupo ang binatang tagalinis sa upuan ng manager. Binuksan nito ang drawer at kinuha ang laptop. Binuksan ni Elijah ang laptop, at habang nakaupo ito sa upuan ng manager ay seryoso niyang ginamit ang laptop. Makalipas ang ilang minuto ay tumayo si Elijah sa office chair ng manager at agad niyang ipinasok sa kanyang bag ang laptop na kinuha niya mula sa drawer ng opisina ng manager. Hindi nagtagal ay nilisan na ng pobreng tagalinis ang building. Kinabukasan ay muling pumasok ng maaga sa trabaho si Elijah para makapaglinis ng opisina bago dumating ang mga empleyado. At gaya ng dati, pagdating ng mga empleyado ay masaya at masigla silang binati ni Elijah. Ngunit laking pagtataka ni Elijah sa oras na iyon, dahil sa unang pagkakataon ay wala kahit na isa sa kanila ang pumansin o lumapit man lang sa binata, at bagkos ay lahat sila ay tinitignan siya ng masama at panay-panay ang bulungan ng mga ito na tila may mga pinag-uusapan na may kinalaman kay Elijah, dahil panaitin ang tingin ng mga ito sa kanya habang walang tigil sa kanilang bulungan. Nabigla si Elijah sa pagdating nina Jason at Ken, dahil sa hindi niya malamang kadahilanan ay sabay nilang binatukan ang walang kaalam-alam na tagalinis. Katapusan mo na, bulong ni Jason kay Elijah. Say goodbye, Elijah. Sunod ding bulong ni Ken. Lingid pala sa kaalaman ni Elijah ay na-videohan ni na Jason at Ken ang ginawa ni Elijah na pagpasok sa bakanting opisina ng manager, kung saan ay ginamit ito ang laptop habang nakaupo sa office chair ng manager, hanggang sa ipasok niya ang laptop sa kanyang bag at tuluyan nitong iniuwi ang laptop na kinuha niya sa drawer ng opisina ng manager. Wala palang kamalay-malay si Elijah
na plano pala nina Jason at Ken na tambangan ang binata kapag nakauwi na ang lahat sa opisina para sana ay bugbugin ito dahil nais nilang makaganti sa pagkakapahiyan nila noong kaarawan ni Elijah. Ngunit noong makita nila na pumasok ang binata sa opisina ng manager ay nagtago sila at palihim nila itong sinundan. At habang pinapanood nila ang mga ginagawa ni Elijah sa loob ay pasekreto din nila itong binivideohan. At ito ang naisip nila na mas malupit na ganti sa binata dahil malamang sa malamang ay hindi lang ito masisisante sa trabaho dahil maaari pa itong makulong. Kaya naman agad nilang isinend sa lahat ng tao sa opisina ang naturang video. At ito ang dahilan kung bakit bigla nang nag-iba ang tingin ng lahat kay Elijah. Ang dating hinahangaan sa kanyang kabutihan ay kinasusuklaman na ng lahat sa isang iglap lamang. Everyone, nakarating na sa akin ang kumakalat na video just now. Elijah, come to my office now. Wika ni Miss Tiffany. Miss Tiffany, totoo po yan ma'am. Magnanakaw yung Elijah na yan. Huwag po kayong maaawa dyan ma'am. Dapat dyan pagbayaran niya yung ginawa niyang pagnanakaw ma'am. Baka nga naibenta na niya yung laptop ma'am. Mukhang pera talaga yan. Walang utang na loob. Salitang wika nina Jason at Ken para lalo pang ipahiya ang tagalinis na binata. Makalipas ang ilang minuto ay wala nang Elijah na bumalik sa opisina. I would like to officially announce to everyone that this is Elijah's last day of working in our company as an all-around office boy. I already sent him home. Makakabalik na kayo sa trabaho. By the way, alam nyo namang bakante ang managerial position for the last couple of weeks dahil sa biglaang pagre-resign ni Mr. Celso due to his medical condition. But I have a good news for you. We finally picked someone who will take that position. It will be announced very soon. Good luck everyone! Wika ni Miss Tiffany. Pagkaalis ni Miss Tiffany ay hindi maitago ni na Jason at Ken ang doble-dobling kaligayahan na kanilang nararamdaman sa oras na iyon dahil bukod sa nagtagumpay sila sa plano nilang mawala sa landas nila si Elijah ay kumpiyansa din sila na isa sa kanila ang makakakuha ng inaasam-asam nilang posisyon ang pagiging manager. Mabuti pa guys, ngayon pa lang ay sanayin nyo na ang pagtawag sa akin na boss Jason. Mayabang na wika ni Jason. Bagay din ang boss Ken, di ba guys? Huwag kayong mag-alala kung sino man sa amin ni Jason ang maging manager, siguradong ikakatuwa ninyo ang magiging setup natin dito sa office. It's gonna be fun. Really fun. Kumpiyansang wika naman ni Ken. Success pare. Double celebration to. Tara, inom tayo mamaya. Wala na yung kumag. Tapos, isa pa sa atin ang magiging manager. Pero tingin ko, ako talaga ang magiging manager eh. Tuwang-tuwang wika ni Jason, sabay nag-appear ng malakas ang dalawa. Isang araw ay naging napaka-busy ng lahat sa opisina dahil sa isang potensyal na napakalaking project na dumating sa kumpanya. Isang kliyente mula sa ibang bansa ang pupunta sa kanilang opisina para sa transaksyon na maaring magbigay sa kanila ng international break. Kaya naman, puspusan ang paghahanda ng lahat para ma-close ang deal na ito. Everyone, tomorrow will be the big day. The meeting with our first ever international client is going to be very private. That means, ang a-attend lang sa meeting would be the chairman, which is my dad.
ako being the president and the new manager, which will be introduced to you after the meeting. I am very confident na makukuha natin ang deal na ito. I got the best manager and I entrusted this project sa kanya. We got this, guys. Good luck to us. And I wanna commend all of you for all your efforts para sa project na ito. Nakangiting wika ni Miss Tiffany. Yes, ma'am. Guys, narinig nyo. Nakapili na ng bagong manager. Miss Tiffany, I prepared a presentation for the project. Don't worry, hindi ko po sasayangin ang tiwala ninyo sa akin. Kumpiyansang wika ni Jason. Dahil sa gulat, ay nagtinginan ang lahat kay Jason dahil hindi sila makapaniwala na totoo pala ang pinagkakalat ni Jason noon pa na siya na nga ang magiging bagong manager nila. Pare, totoo ba? Congrats, pare! Masayang wika ni Ken kay Jason. Ngumiti lamang si Miss Tiffany at bumalik na ito sa kanyang opisina. Pare, kailan mo pa nalaman na ikaw yung napili nilang manager? Bakit di mo sinabi sa akin? Wika ni Ken. Pare, ano ka ba? Hindi lahat ng bagay ay kailangang sabihin. Alam mo kasi, alam kong sinusubukan nila ako kung kaya ko bang maging manager. Kaya nga ito yung isa sa pagsubok nila sa akin. Hindi nila sinabi sa akin na ako ang napili nilang maging manager. Pero kahit wala silang sinasabi sa akin, ay gumawa pa rin ako ng presentation para sa malaking project na ito. Ibig sabihin, gusto nilang makita kung kaya ko ba talagang maging isang leader. Kung handa pa ako sa lahat ng laban. Kung kaya ko bang sumabak sa gera kahit hindi nila ako inabisuhan. Ganun yun, pare. Pinaghandaan ko na ang araw na ito. Alam ko ang galawan nila. Nagmamalaking tugon ni Jason. Sheesh! Idol na talaga kita, pare. Hindi ko naisip yun na. Tama ka. Kaya deserve mo nga ang posisyon na yan. Tuso at palaban eh. Congrats, pare. You deserve it. Wika naman ni Ken. Dahil nais magpa-impress ni Jason sa lahat, ay palihim niyang inalam kung saang hotel naka-check-in ang client nila na galing sa ibang bansa upang i-welcome niya ito at para mag-present na sa kanya nang hindi nalalaman ng mga boss niya. Ang gusto kasi ni Jason ay pagdating ng meeting nila bukas ay na-close na niya ang deal na mag-isa. At pag nangyari iyon, sa tingin ni Jason ay mapapatunayan niya sa lahat ang kanyang angking galing. At wala na ngang sinayang na oras pa si Jason. Matapos nga ang office hour ay agad na siyang dumiretso sa hotel kung saan naka-check-in ang kliyente nila at nag-set ito ng appointment sa kanya. Kinabukasan ay nagulat ang lahat nang biglang nagpunta sa opisina ang chairman and owner ng kumpanya. Ang tatay ni Miss Tiffany na si Mr. Santorini. You, Jason, what have you done? Anong pumasok sa ulo mo at ginawa mo yun, ha? Sinong nagbigay ng karapatan sa'yo na makialam sa transaksyon na ito? Galit na sigaw ni Mr. Santorini. Sorry po, sir, boss. Hindi ko po in-expect na ganun po ang mangyayari. Sorry po talaga, boss. Sorry po. Naluluhang wika ni Jason. We almost lost the biggest project dahil sa kagagawan mo. That presentation na ginawa mo was not even related sa project. Adik ka ba, Jason? I can't believe what kind of mind you have. Are you trying to sabotage us? Tell me, ano ang plano mo, Jason?
Are you trying to destroy my company? Sinong nag-utos sa'yo? Or was it just you? Anong gusto mo? Malakas na sigaw ni Mr. Santorini. No, sir. Please, I admit, it was my mistake po. Pero, sabi niyo po, almost lost the project. So, ibig sabihin po, ay na-close pa rin po ang deal. Tama po ba? Nanginginig na wika ni Jason. Alam mo, you almost ruined lahat ng pinaghirapan namin to get this project. You are disgusting, Jason. You are very unprofessional. I am so disappointed with you. Sigaw muli ni Mr. Santorini. But sir, I was just trying to do my job as a leader, as a manager. Alam ko po na sinusubukan niyo lang ako if I can handle difficult situations as this, right? And I think, sir, nakapasa ako sa pagsubok niyo. I think I deserve the position kasi kahit nagalit po yung client, ay na-close pa rin po ang deal. Diba, sir? Salamat po. Malugod ko pong tinatanggap ang tiwalang binigay ninyo sa akin bilang bagong manager. Nangangatog na wika ni Jason. What are you saying? You? The new manager? Well, pasalamat tayo sa taong nagsalba na ma-close ang deal na ito sa kabila ng kapalpakan at kabulastugan mo, Jason. This guy really proved to me na hindi ako nagkamali sa lahat ng binigay kong opportunities and trust sa kanya. Mula pagkabata niya, ay nakitaan ko na siya ng tapang, talino, diskarte, paninindigan, pero palaging may puso sa lahat ng ginagawa niya. Inilagay ko siya sa pinakamababang posisyon dito sa kumpanya ko. Kahit pa nakapagtapos siya sa kolehiyo bilang magna cum laude, at kahit pa mayroon siyang master's degree, kahit alam kong nahihirapan siya at napapagod, ay palagi pa rin siyang nakangiti kahit pinapahiya siya ng mga mayayabang na empleyado at taas noo pa rin niyang hinaharap ang lahat ng pasakit na kanyang nararamdaman. He got the best negotiation skills. Kung hindi dahil sa kanya? Of course, together with my daughter, Tiffany, ay hindi namin maaayos ang gusot na ginawa mo, Jason. That man that I'm talking about was once a little boy na napakalaki ang pangarap. His father saved my life noong muntikan na akong mamatay. Kahit hindi niya ako kilala, this guy has a good heart, just like his parents. Alam niyo ba na ang taong ito din ang nakakapagbigay sa atin ng madaming kliyente? Siya din mismo ang nagbigay sa atin nitong kauna-unahang international project natin. At lahat ng yan ay ginawa niya kahit ang binigay ko sa kanyang trabaho ay utusan, tagalinis, driver, tagatimpla ng kape, tagapunas ng pagkain na sinasadyang itapon ni Naken at Jason sa sahig para lang mahirapan siya. Isn't he amazing? Ladies and gentlemen, I would like to introduce to you the new manager. He is no other than Elijah. Wika ni Mr. Santorini. Lingid pala sa kaalaman ng lahat ay magmula pala noong iligtas ng tatay ni Elijah ang buhay ni Mr. Santorini ay naging mag-best friend na sila. At sa panahong iyon ay bata pa sina Tiffany at Elijah. Kaya naman simula pagkabata ay kilalang kilala na ng mayamang pamilya si Elijah. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa ginawang pagligtas sa buhay niya, ay binigyan ng trabaho sa mansyon ni na Mr. and Mrs. Santorini ang mga magulang ni na Elijah at sinagot din nila ang pag-aaral nilang magkakapatid. Nais pa sanang bigyan ng house and lot ni na Mr. Santorini ang pamilya ni na Elijah. Pero tumanggi na sina Tatay Binoy at Nanay Minda dahil
ayaw naman nilang abusuhin ang kabaitan ng mayamang pamilya. Kaya minabuti nilang magrenta na lang ng bahay na mura at hindi naman kalayuan sa mansyon ni na Mr. Santorini. Naging magkababata sina Tiffany at Elijah dahil magkalapit lang ang edad nila. Lumaki din sila na naging sobrang lapit sa isa't isa at sa katunayan ay mag-best friend din sila kagaya ng kanilang mga ama. Hanggang sa noong parehas na silang nakagraduate sa koleyo ay inamin na nila ang kanilang nararamdaman sa isa't isa at naging magkasintahan na nga sila. Tuwang-tuwa noon ang mga magulang ni Tiffany dahil alam nilang nasa mabuting kamay ang kanilang unika iha sa piling ni Elijah. Kaya naman napagkasunduan ng mayamang mga magulang ni Tiffany na subukan ng lubos ang pagkatao ni Elijah. Inalok ni na Mr. and Mrs. Santorini si Elijah na magtrabaho sa kanilang kumpanya pero hindi sa posisyon na naaayon sa kanyang mataas na pinag-aralan, bagkus ay bilang all-around utusan. Inisip noon ng mag-asawa na marahil ay tanggihan ito ni Elijah dahil nga mayroon na siyang mataas na pinag-aralan. Ngunit sa hindi nila inaasahan ay malugod at masayang tinanggap ng binata ang kanilang mapanghamong alok. Pinanatili nilang lihim ang lahat sa kanilang mga empleyado sa opisina para hindi nila bigyan ng special treatment si Elijah. Kaya din pala ganun na lang ang gigil ni na Ken at Jason kay Elijah ay dahil kahit pautusan at alipin siya sa opisina sa hindi nila maipaliwanag na kadahilanan ay batid nilang nakakahigit sa kanila si Elijah sa maraming aspeto. Matapos ang malaking announcement sa pagiging bagong manager ni Elijah, bagamat gulat na gulat ang lahat, ay maluha-luha silang lumapit sa binata para yakapin ito at batiin ng congratulations. Maliban syempre kina Jason at Ken na hindi nila matanggap ang katotohanang ang binabatok-batukan at inaalipusta lang nila na utusan at tagalinis. Ngayon ay boss na nila. Maraming salamat sa inyong lahat. Of course, una sa lahat kay Big Boss, my ultimate idol, my hero, Mr. Santorini. Our lovely and beautiful president, Miss Tiffany. And syempre, sa inyong lahat, the company's success is also your success. Makakaasa kayo na magiging masaya at payapa ang ating opisina and I will never tolerate negativities in our workplace. Masayang wika ni Elijah. Grabe naman sa Miss Tiffany, napaka-formal naman, di ba dad? Nakangiting wika ni Tiffany. Siyempre, nasa trabaho tayo. Pabirong tugon naman ni Elijah sabay kindat sa kanyang kasintahan na wala pang nakakaalam sa mga staff sa opisina sa oras na iyon. Bagamat wala silang alam sa tunay na relasyon nina Elijah at Tiffany, ay hindi naman mapigilan ng mga empleyado na kilikin dahil noong makita nilang nakadamit ng desente at nakaayos si Elijah, ay napansin nila ang angkin nitong kakisikan at kagwapuhan at hindi nila mapigilan na magbulungan para sabihin na bagay pala ang mga ito sa isa't isa. Wait, naririnig ko ang mga bulungan ninyo dyan. Bagay kami ni Elijah? Well, tama naman kayo. I think it is better na ipaalam na namin sa inyo ang totoo para maiwasan na natin ang mga speculations and issue, okay? Guys, Elijah and I are actually engaged and you are all invited sa nalalapit na kasal namin. Masayang sigaw ni Tiffany. At dahil sa nakakagulat na announcement na iyon, ay masayang nagdiwang ang lahat at masayang binati ang kanilang mga boss sa napakagandang balita na iyon. Dahil nawindang sa mga pangyayari,
ay pasimpleng lumabas sina Jason at Ken sa opisina dahil bigla silang nakaramdam ng panliliit sa kanilang sarili at dahil na rin sa kahihiyan. Hindi na nila alam kung paano harapin ang bago nilang boss na fiance pa pala ng anak ng may-ari ng kumpanya na pinapasukan nila. Kaya naman sa araw ding iyon ay nagpasa na ng resignation letter sina Jason at Ken at hindi na muling nagpakita pa sa kanila. Hindi na nga nagtagal ay nagpakasal na sina Tiffany at Elijah at magkakasama na silang nagpalago ng kumpanya. Nagpatayo na rin ng sariling negosyo ang mga magulang ni Elijah at sinamahan din niya sina Nanay Minda at Tatay Binoy na mag-manage nito hanggang sa unti-unti na rin nila itong napalago na hindi nila namamalayan. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang video ito ay huwag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!